Anong thoughts sa depression and anxiety in life? Ang depression, ang common cause ng depression as per psychiatrist, yung mga bagay na nangyari sa in the past. Maaring trauma, maaring bad experiences, you dwell too much on the past. Yun ang common cause ng depression. Ang anxiety naman, hindi ka sigurado sa ilalabas ng kinabukasan. Yun ang thoughts ko dun. Hindi naman ako psychiatrist eh, hindi ako psychologist, diba? Pero alam mo, meron akong paraan na ginagamit to combat depression. Ito, diretsahan ha. Lahat naman ng tao may kanya-kanyang bad experiences eh. Diba? Lahat naman tayo may trauma eh. Lahat tayo may nangyari in the past na hindi natin gusto, na hindi na natin gustong balikan, na pakiramdam mo, gumuho ang mundo mo dahil sa kanya. Pero ang bottom line, do away with all the bad things that happened to you in the past. Make your future so bright that you forget the darkness of the past. Yan na hindi natin pinag-uusapan eh. Kasi tingnan ba, if you look at social media, marami motivation. Diba? Marami rin katatawanan. Marami rin ka-istupiduhan. Marami rin sarcasm. Pero wala nang masyadong nagtuturo ngayon kung paano ba talaga mangarap. Momotivate ka lang para ngayon. Momotivate ka lang para bukas. Pero kung ano yung laman nung bukas mo, walang laman. Kaya tuloy nangyayari, you go back to the cycle na pabalik-balik at tingin ka ng tingin sa nakaraan. Ingatan nyo sarili nyo sa pagtingin sa mga bagay na nakaraan. Wala na tayong magagawa dyan. Kung pumalpak ka dati, di puta pumalpak ka. Sinong tao hindi pumapalpak? Yung totoo. Sinong tao hindi sumasablay? Yung totoo. Kahit naman ako eh. Diba? Ang daming ang bashers na nagsasabi, supply ako dito, supply ako dyan, supply ako doon. Palagay mo na, sige, supply. Pero sinong tao hindi sumasupply? Perfecto ka? Sinong tao perfecto? Sige, makapagsabi sa akin ngayon, sinong tao ngayon na nabubuhay ngayon na perfecto? Lahat na lang ng ginawa mo, panalo? Lahat na lang ng ginawa mo, eksakto? Sakto, hindi ka nag-overshoot, hindi ka nang kinulang? Wow! You must be some kind of a god. Na? Let's frame the conversation na lahat ng tao sumasablay, lahat ng tao pumapalpak, and let's normalize. Gawin nating normal na pag pumalpak ka, okay lang. Na pag sumablay ka, okay lang. Huwag mo lang ulit-ulitin yung parehas na pagkakamali kasi katangahan na yun, kabobohan na yun, kaistupiduhan na yun, na ginagawa mo yung paulit-ulit na pagkakamali tapos iniisip mong maiiba yung resulta sa parehas na katangahan na ginagawa mo. Diba? Pero sinong hindi tumanga ka paminsan-minsan? Sinong hindi bumobo paminsan-minsan? Diba? Lahat naman tayo eh. Ngayon, madedepress ka dahil doon sa lahat ng bagay na nakaraan? Walang sense. Walang sense na magpabalik-balik ka sa mga bagay na nakaraan. Tapusin mo na lahat ng mga bagay na ipinaghihinanakit mo sa nakaraan. Na oo, sobrang bigat niyan. Na pinatay yung ganito mo, na ginulpi ka nung ganyan, na someone fucked up your life. Lahat tayo may ganyan. Pero, gano'n pa katagal? Hanggang gano'n ka pa katagal titingin doon sa nakaraan? Hanggang gano'n ka pakatagal hindi titingin sa kinabukasan na sinisira mo na yung ngayon mo. Sinisira mo na yung kinabukasan mo sa katitingin mo sa nakaraan. Ang mahirap kasi sa depression, ito ang pinakamabigat sa depression, yung hindi ka makakilos. Wala kang magawang kahit ano na nagme-make sense. Hindi rin pinag-uusapan yun eh. Takina, may mga tao nga, ini-invalidate ang depression eh. Para bang, it's just a feeling. Takina, hindi feelings lang yan. Hindi feelings lang ang depression. May mga tao talaga akong nakausap na takina yung level of depression nila, hindi nga man lang makakain ng matino eh. Tapos yung pakiramdam na manhid ka, tapos yung pakiramdam na takina, hindi ka talaga makagawa ng kahit anong productive na bagay, tapos ang magagawa mo lang, tumulala, umiyak. One step at a time. Sabi ito ni Jordan Peterson, it may be as small as making your bed. Ayusin mo lang, pag gumising ka, masama ang loob mo, naiiyak ka pa rin, ayusin mo lang yung kama mo. Maaaring magkaroon na ng konting pitik ng dopamine loob. Maaaring na yun. Tapos susunod nun, maligo ka. Huwag ka muna mag-cellphone. Kasi makakakita ka sa cellphone ng maghapon, magdamag na puro magagandang bagay. Tapos wala sa'yo yun. At hindi rin ikaw yun. Huwag ka muna mag-cellphone. Pagkagising na pagkagising mo, ayusin mo muna yung kama mo. Yun muna, dun lang muna. Enough na yun para maglabas ng dopamine sa'yo. Kahit konti lang, meron ka nang na-achieve na productive sa araw mo. Tapos pagkatapos nun, pwede kang maligo, pwede kang kumain. Pilitin mo sarili mo na kumain. Kasi tignan mo ha, dun sa mga taong depressed, karamihan dyan gusto magpakamatay. Hindi naman lahat, pero karamihan dyan gusto magpakamatay. Wala na sila makitang sense sa mundo eh, diba? Pero dun din naman ang punta natin lahat eh, diba? Dun din naman ang punta natin eh, mamamatay ka din. No one gets out of this life alive. E di sulitin mo na habang nandito ka pa, tapos hayaan mo na lang yung sarili mo to die of natural causes. Maybe sometime in the future, you will snap out of your depression and you will build something for yourself, for your family, and for the rest of the world. Kasi hindi mo naman alam eh, you will never know. Malay mo, in some twist of event,
bigla na lang importanteng tao ka na. Ganun na simple yung sekreto. Depressed ka ngayon? Trabahuhin mong makaalis ka dyan. May anxiety ka? Trabahuhin mong maging sigurado ka sa kinabukasan. Make your future so bright that you forget the darkness of the past.